Hello, magandang araw. Lalo na sa ating mga kabayan dito sa Qatar. Nag-araw ko sa inyo. Ginawa ko video kasi gusto ko i-share sa inyo yung naging experience ko noong Thursday. Habang naglalakad ako pa uwi ng bahay. Same na ruta, araw-araw kong naglalakaran. This is happened noong Thursday. Habang naglalakad ako, merong may sumabay sa akin bigla na parang maitim siya na anong lahi yun. Pagkatapos nun, habang naglalakad kami, bigla siyang may napulot na pera. Ang kapal ng pera. Kaya hindi ko masyado siya napansin kasi naka-headset ako. Tulad nito, nakikinig ko ng music. Tapos, hindi ko siya pinansin. Bigla na naman siyang nangulit sa akin. Sabi, "My friend, did you not see the money?" Sabi, ay, iba yung accent eh. So, sabi ko, in-smilean ko lang siya. Kasi nakikinig ko ng music. Patuloy ako naglalakad. Yung nangyari, after nun, hindi siguro siya na-contento. Gusto niya pagkunin yung attention ko. So, ginawa niya, tinapik niya yung shoulder ko. Sabi niya, "My friend, I give you 50, me 50, you 50. So napahinto ako sa paglalakad. Sabi ko, "Okay my friend, you can give, no problem." Pero ang ginawa niya, sabi niya, "Come here." Doon daw kami sa ano, sa gilid ng wall. Kasi dito, ito yung streets na yun. Ay, naglalakad kami. So, may kotse. So, ito yung streets. Then I show you. So, usually dito mga wall. Especially pag Thursday, yung mga tao na sa bahay lang. So, itong truck na to, ito ata yun. Yun, nagpagilid kami. So, sabi niya, "Come here." Tapos, nagulat ako, "Ba't gitna? Ba't patatago kami?" So, na-sense ko, parang may something. Parang may something siya. So, in-assess ko, kaya ko ba siya? Yun. Parang natakot ako kasi baka may kutsilyo tapos may kasama. Yan. So, dito ata yun. Gusto niya magtago dito. Yan, dito. Magtago. Tapos ako, lalakad ako ng ganito. In-assess ko, parang may tao sa likod ko. Baka may biglang lalabas. At anong gawin sa akin. So yun, ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, "My friend, I don't need, I will go." So, lakad ako dito. Ito talaga yun. Lakad ako dito, tapos, hinabol niya ako. Sabi niya, "My friend, really you don't need?" Sabi ko, "I don't need, you found it, take it." Then, lakad ako. Tapos, ginigyan ko na lang siya ng handshake. Tapos, tiningnan ko siya hanggang papalayo. Tapos may isang lalaki din kasalubong. Tiningnan ko hanggang palayo na palayo. Nagsama sila. So, yun. Sinabi ko sa asawa ko na gano'n nangyayari. Sabi niya, "Nandun sa Facebook yun, marami." Sabi ko, "Oh, buti na lang. Yung hindi ako nakagat." Kaya yun, mga kabayan, ingat kayo kung saan man kayo habang maglalakad kayo. Tingin-tingin kayo sinong mga pwedeng mag ano, kasi talagang importante yung buhay natin mapeligro, or otherwise yung mga pinag-ipunan natin dito sa ibang bansa ay mawala lang within that seconds na pwedeng mangyari sa buhay natin. So ayun lang, kwento ko sa inyo, and God bless sa ating lahat. Ito pala ako sa Qatar, and ingat kayo, at paki-comment na lang kung mayroong mga tulad kong dumaan ng ganitong experience. Anong area? Dito is in Calit area, street number 332. So marami akong nabalatian noon sa may bandang industrial area. May ganun. Ganun din ang ginawa. Iniinganyo ko tapos kinuha ng cellphone. Ganun. So, hindi naman maganda mangyari sa atin, no? Okay lang pag cellphone. Paano kung masasaksak tayo? Mahirap na.
Right. Thank you at ingat kayo lahat.